Hello, kumusta na naman kayo? Welcome na naman sa Mumuntik kong channel. Mayroon na naman akong isi-share sa inyo. Nakukunan ko na naman ang video para pandagdag na naman sa mga idea natin. Isa siyang motor na medyo may tama na. Ngayon, paano kaya natin siya i-check kung grounded na ba siya or sunog na ba yung coil niya? Okay? Bago ko siya bubuksan, kukunan na lang natin siya ng video. Then, isishare ko na lang din, lalong-lalo sa mga bago, kung paano natin siya i-check. Lalong-lalo na kung nakakabit pa siya doon sa panel niya. Okay? Halimbawa, nag-trip na yung thermal overload relay niya. Then, nireset nyo, nag-trip uli. Magdududa na tayo. Huwag na nating i-reset uli o huwag na nating dadagdag ng ampere setting niya, huwag na nating dagdagan. Baka lalong-lalo lang masunog yung mga motor natin. Okay? Unang gawin natin, mayroon siyang mga terminal doon na halimbawa UBW niya, yung sa load side ng mga magnetic contactor natin, yung thermal overload relay. Pwede natin siyang i-check muna doon yung resistance niya. Kung magkaparehas pa ba or malaki na yung agwat niya. Pag malaki na yung agwat nila sa isa't isa, magdududa na tayo. Okay? Halimbawa, yung UNV1 or UNV, magkaparehas yung resistance niya. Then, pagdating natin dito sa B1W1, nag-iba siya. Then, U1W1, nag-iba ulit. Magdududa na tayo. Halimbawa, mayroon na siyang diferensya na 0.5 o 1 ohms, hindi na yon yung original niyang mga resistance kasi nag-aagwat lang tayo ng mga 0.1, 0.2, ganun sa bawat resistance ng bawat phase nila o sa bawat coil nila. Okay? Pag malaki na yung agwat nila, hindi na yon normal. I mean, hindi na siya normal. Kailangan na natin siyang baklasin. Then, i-check na rin natin kung grounded na ba yung coil niya. Karamihan naman sa mga motor, mayroon siyang grounding. Body ground, naka-ground. Mayroon siyang grounding cable din. Halimbawa, kung sa mga buildings lang o sa mga industrial, mayroon naman sa mga barko, naka-grounding lang siya sa metal, sa body ground ng barko. Okay? Pag nasa industrial naman, halimbawa sa mga factory tayo, mayroon siyang grounding wire. Okay? Makikita naman ninyo yan din, naka-direct yan doon sa panel ng motor o sa control panel niya. Pwede naman natin siya doon i-tester sa body ground doon ng panel o sa grounding cable niya doon. Iti-tester natin yung isang coil o tatlo sila isa-isa. I-check natin doon sa ground niya, sa grounding wire. Malalaman natin kung grounded na yung motor natin. Okay? Isa lang ibig sabihin noon, nasunog na siya or nagkaroon ng tubig sa loob. Or mahina na yung insulation niya. Kailangan ng overhaul, then heating, barnisan ulit para bumalik sa dati. Kung hindi pa siya sunog. Okay? Ngayon, isishare ko na lang din sa inyo kung paano natin siya i-trace or kukuna ng resistance. Madali lang siyang kunan. Yan. Tulad nito, multi-tester man o analog o digital, unang-una kunan natin yung bawat isa. Yan. Tulad nito, naka-Y connection siya. Dito tayo sa U1V1. Yan, mapapansin nyo 6.6 ohms. Ngayon, ililipat na yun sa V1W1. Ayon, 7.2. Magdududa ka na. Then, ilipat natin ito sa U1W1, 6.6. Okay? Ibig sabihin nun, may isang coil na siya na mayroong tama. 'Di ba?
Sunod, isang coil niya o bawat isa sa kanila i-body ground natin. Ayan, meron na siyang reading na kilo ohms. Ayan, mapapansin nyo, bawat isa sa kanila, ayan, kilo ohms na yung reading niya. Meron na siyang kilo ohms na reading. Ibig sabihin, konektado na siya sa body ground. May posibleng nasunog na siya, or may tubig siya sa loob, o sira na yung barnis niya. Kailangan ng barnisan ulit. Kaya kailangan nating baklasin, di ba? Then, pwede rin nating gamitan ng megaometer or yung meter. Tulad nito, para sigurado tayo, ayan, yung reading natin sa, chinik natin yung ground niya, ayan, 0 natin. Yan. Check natin din i-body ground. Ayun. Pumalo na siya sa 0. Medyo hindi lang insakto yung set niya, pero grounded na siya. 0 na siya. Wala na. Sunog na siya or nayari na yung coil. May tubig siya sa loob, o napasukan man siya ng mga oil doon o grasa. Kung ito, gear, may gear siya na nakakopol, baka nasira na yung oil seal niya, napasok doon yung oil. Then, baka nagkasira-sira na yung sa loob. Kaya, kailangan na siyang baklasin. Okay? Sana nakadagdag sa inyo ng konting idea yung video na to. Ganun lang i-check yung may problemang motor. Kunan lang natin ng resistance bawat isa. Pag malayo na yung agwat nila sa isa't isa, tulad ng pinakita ko sa inyo, malaki na yung agwat nila sa isa't isa. 6.6 yung isang pacing, then yung isa naman ay 7.2. Napakalayo. Yan, 6.6, 7.2, 7.3. Sira na yung, then yung tinister natin sa body ground niya, mayroon na siyang reading na kilo ohms. Sira na yung motor natin. Ganun lang mag-check. Then kung sa panel naman, uulitin ko, wag muna nating i-reset yung thermal overload relay, o wag muna nating dagdagan ng setting yung amperahe niya doon sa thermal overload relay. I-try muna nating i-check yung terminal ng papuntang motor, yung galing sa thermal overload relay, yung load side niya papuntang motor. I-check muna natin yung resistance niya, then i-body ground natin. Check natin yung sa body ground at saka yung isang leads o tatlong leads nila sa UBW. I-check natin, tutok natin yung isang leads ng tester natin sa ground. Pag mayroon na siyang reading na kilo ohms, may tama na yung motor natin. Kilo ohms or nag 0-0 na talaga, talagang grounded na siya. Zero grounded na siya. Malamang sunog na o nagkatubig na. Okay? Yun lang yung diskarte doon. Kung paano natin i-trace yung may tama ng motor. Malaking motor man o malilit na motor, ganun lang tayo mag-trace. Kung pwede naman, mayroon kayong megaometer o meter, pwede na lang i-direct natin para sigurado tayo. Malalaman na natin kung zero resistance na siya. Okay? Salamat sa panonood. Sana ako sa mga susunod pang video, abangan nyo pa. Then, pakisubscribe dyan. Kung nagustuhan nyo yung video ko ngayon, pakilike na rin. Then, kung may nakita kayong bill dyan, pakipindot na rin para lagi kayong updated sa mga susunod kong mga video. Okay, kung walang bell, hayaan nyo na. Siguro, hindi pa binigyan ng bill yan. Okay, salamat sa panonood. Sa mga baguhan dyan, pakisubscribe. Marami kayong kukuhang idea dito sa mumunting channel ni Bianong. Okay, bye-bye. Salamat.